showbiz fanatics, isa sa mga dating host ng Eat Bulaga, may pambubuking sa pagkatao ni Mr. Alden Richards. But before that, bago po natin pag-usapan ang mga balita na yan, ay kung hindi ka pa nakasubscribe sa Pinoy Celebrity Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ang ating pong mga updates for today, bilang pasasalamat ko po sa inyong lahat sa mga true-blooded Aldab Nations, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagmamahal kay Alden Richards. Ganon din po sa pagsuporta sa ating pong munting channel. Ang channel na ito ay hinahandog po natin para sa lahat ng mga tagahanga at nagmamahal kay Alden Richards and Maine Mendoza. So dahil dyan ay lagi po akong namimili ng ilan sa mga komento na talaga namang very commendable at nakakataba ng puso. Sabi po ni Miss Elisa Sacro, "Aba, good news yan. Si kapatid na Raisa na nagpapahiwati, go Alden and Maine. Huwag mangamba kung ano man yan. Isiwalat na yan in public tungkol sa inyo. Palagay ko, lalo pa kayong sisikat, pati anak nyo. Dahil excited na kami at mahal namin kayo. Late anak nyo, million. Kaya kami na support sa inyo. I love you and God bless you all." Thank you, Ma'am Elisa Sacro. At salamat din po sa inyo pong pagmamahal para kay Alden Richards at kay Maine Mendoza. At salamat din po sa inyo pong laging pagsubaybay ano, sa pagmamahal. Yung talagang hindi maubos-ubos na pagsuporta po ninyo para kay Alden at kay Maine. Asahan nyo po na ihahatid po natin lagi sa inyo mga balita na talagang deserve po ninyong malaman. Thank you po. And of course, Miss Yolanda Santos, tama lang yun. Respeto na lang natin kung sino man ang susuporta ng bawat isa tayo. Legit a Aldab na tayo. Yan ang di natin bibitawan. Aldab forever tayo. Ayan. Ito naman ang isa sa mga secured or security promise ni Miss Yolanda Santos kay Alden Richards and Maine. Na talagang kahit whatever it takes, whatever happen, nandyan pa rin po si Ma'am Yolanda para mahalin at suportahan si Alden Richards at Maine Mendoza. Tama po siya, di ba? We should always respect one another kung ano man yung gusto nilang gawin, kung sino man yung gusto nilang suportahan. Basta ang mahalaga, alam natin na nagmamahalan at mahalaga ang bawat isa sa kanila, di ba? So, hindi naman natin pwedeng pigilan kung ano man yung kanilang damdamin para sa mga bagay na yan dahil hindi naman natin control yon. So, salamat po, Ma'am Yolanda Santos. Sabi naman Miss Virginia Punsalan, "Miss Dared, that was the best decision Maine did in respect to her beloved lover, husband. I hope Alden would appreciate what Maine did against the pressure to compromise and in exchange of more favor. I suppose ganyan ang tao magdesisyon. Good work, Miss Maine Mendoza. We are proud of you. Keep on loving and living without compromise. You won't go astray." Ito naman pong isa sa mga payo ni Miss Virginia Punsalan. Go on lang. Go lang ng go, Miss Maine. As long as that you did not compromise your love and respect to one another. Kasi isa yan sa mga talagang basic foundation ng isang relasyon is kailangan po hindi tayo nakikipag-compromise sa mga maling bagay. Kailangan dun lang tayo sa tama. And at the same time, may tinatawag na respect. Lagtap, isa sa mga talagang major ingredients yan para po mag-last ang isang relationship. Sabi naman ni Miss Lotus Key, "God bless you, Miss Dareds. Thanks sa update. Sa Aldab team, kampante po ako kahit anong mangyari. Aldab forever ako. Pag sinabi ni Maine at Alden na wala na silang ugnayan, dyan ko sila bibitawan. Habang wala pa silang inaamin, tuloy ang pag-defend sa kanila. Thanks, Miss Dareds, at ingat palagi." Yan. Tulad po na lagi ko pong sinasabi sa inyo na whatever happen and dumating man yung tamang panahon, gusto ko po na talagang lagi nating didepensahan at pagtatanggol si Alden at Maine, kasi that's the only thing as a supporters and as a fan of Alden and Maine, ayun lang po yung pwede nating maiambag sa buhay nila, kasi kumbaga meron po silang sariling buhay, sariling desisyon. So nandito lang tayo para suportahan po sila. At salamat din po, Ma'am
Miss Lotoski, sa inyo pong pagmamahal at pagsuporta na ipinapakita para kay Alden at kay Min. So, salamat po sa inyong mga komento. I really appreciate all those comments and feedbacks from you. And please don't forget to comment down below sa ating comment section na related sa ating latest update. So, ito pong TBC na napapanood natin. Ito po yung isa sa mga TBC, baka hindi nyo pa po napapanood. It was Alden Richards. Ayan, medyo hinahide pa yung mukha niya dyan. Pero pag talagang kilala mo yung artista, kahit half face lang talaga makikilala natin, eh, no? At yun nga, pinapaabangan. Pero, ayun, may invitation po si Alden. Panoorin natin ito. Ultramart Supermarket and take a photo with me and my standee and your grocery cart and get a chance to be one of the 10 winners of 3,000 pesos worth of shopping spree. Follow on Facebook, Instagram, or TikTok with the hashtag AldenLovesWaltermart and hashtag MortalLove at Waltermart. See you guys soon. Isa naman sa mga guys, from ni Mr. Alden Richards ang nagkwento patungkol sa kanya. Let's watch this ako kasi, video. Diba, na-discover po ako sa Itbulaga, yes, na kung saan nandun din si Alden. So, wala parang ano, hindi ako nakaramdam talaga kay Alden ng parang star factor. Wala siya talagang gano'n na... Naramdaman ko talaga na tao yung, halimbawa na sa hallway kami ng Itbulaga, talagang siya pa yung magbabati sa akin na CJ! Ganon. Na parang ang sarap lang sa pakiramdam kasi syempre Alden Richards na alam naman natin na talaga namang palumpalo. Okay, EJ! Dahil nandyan ka. If you're gonna ask me kung sino po yung host na yan, yan po si Mr. EJ Salamante. Isa po yan sa mga naging host, pero hindi siya naging regular host. Kumbaga parang siya sa mga contestant doon at nakasama niya si Alden Richards sa Itbulaga, maging ang iba pang mga host ng Itbulaga. At ang talagang nag-strike sa heart niya ay si Alden Richards. Kasi according to him or her, ay talagang very mabati si Alden, talagang very kind person po siya. Sabi niya nga, regardless kahit po sobrang sikat na ni Alden Richards, but still, hindi pa rin talaga nawawala sa kanya yung pagiging humble. At hindi po siya, kumbaga si Alden mismo ang tumatawag at pumapansin sa kanya. Hindi katulad ng ibang artista, pag sikat na, magaling na, kilala na, eh kailangan siya yung talagang pagbubuhusan mo ng attention. Pero iba talaga si Alden Richards. Kaya naman, I really love and like Alden. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.